Welcome po. Welcome to the Onesif Force Files. Yay! So kasama po natin ngayon si kapatid na Potential at kapatid na Rain. Pakilala nga tayo. Hello. Magandang araw, tanghali o gabi. Kung anong oras nyo man napapakinggan tong usapan namin na ito. Ayun. Good morning, good afternoon, or good evening sa inyo. Onesif Force Files ay part pa rin ng Bible Sharing Arm. So kung pamilya kayo kay Broccoli TV, meron dun mga ilang videos na hindi siya kwentuhan about MCG experience, kundi Bible Sharing. So kami po ay offshoot ng ano na yun, ng magkakasama dun. Nandun sila Potential nga, diba? Lumin tsaka si Rain. Ginawa namin ito para mas makapagbigay ng honest topic reactions na medyo distinct dun sa tema ng mga podcast. Tsaka dito rin kasi hindi kami matatakot ilabas yung mga ebidensya ng clips ng mga pagkakatipon ng MCGI cares. So, sa ngayon, we'll just focus on Filipino-speaking members of the group, religious organization that is based in Apalit. So, alam niyo na nang tinutukoy ko. Apalit pa rin ba based nun? Baka kay Dirac na. That's a good joke. Alam niyo kung kung pinapansin niyo yung mga circular nila dati, di ba binabasa yung circular, may address, members, alam mo tinutukoy ko. Tapos nakalagay ADD Convention Center, Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ngayon, binago na lately na may circular ang ginamit na address sa MCGI Compound. Ganun na ang ginamit. Pakinggan natin ang circular. Ito ang video. National MCGI Incorporated, MCGI Compound, Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ika-10 ng Disyembre, taong 2022, International Circular bilang 2. So, pati yung ADD Convention Center, murado na sa address na ginagamit nila dun sa official circular. Ganyan po ang panahon ng bagong perspective. Sarap ba? Sige, so, medyo napasakali tayo. Sa ngayon, pag-uusapan kasi natin, honest topic reaction tayo. Wala muna tayong topic, although meron kami mga nakahanda. At makakasama natin in the future si kapatid na Dexter Patino, yung na-guest kamakailan sa Broccoli TV. Ayun. Sige, pag-usapan natin kasi yung isang ano, part dun, may sinasabi kasi si Beth about sa ICKD pala rather, sa unang 141. So, kung medyo matatandaan nyo pa, yung unang 141 kasi, yung tinutukoy dun na ano, mga bulaang propeta, basahin na natin yung kapatid na Rain. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. To, pakinggan na natin itong video ng pagkakatipon nila. Paano natin ginagamit ito? Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kapatid na Rodel, paano natin yan ginagamit? Ang natatandaan ko po kuya, madalas sa expo, ginagamit ko rin po yan sa mga introduction para ipakita sa mga tao na ang pagsisiyasat sa mga mangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng espiritong kanilang daladala at yun ay nakikita doon sa kanilang mga turo
na itinuturo. Kaya nandito kami ngayon, ito si kapatid na Eli, mangangaral sa inyo, subukin nyo. Subukin nyo yung daladala niyang espiritu. Kasi sabi ni Kristo, ang aking salita na sinasalita sa inyo, pawang espiritu. So makikita yung mangangaral kung anong espiritong meron siya, kung kay Kristo, dun sa kanyang salitang sinasabi. Pero pagka ang mangangaral lang itinuturo, hindi salita ni Kristo, eh hindi espiritu ng Diyos ang nandun. Kasi maraming bulaang propeta na lumitaw sa sanglibutan. Pero kung may bulaan, merong hindi bulaan, merong sa Diyos. Susubukin mo lang. Ayan, yun Brother Rodel. Sino sinakausap dyan? Mga minamahal, mga kapatid po, Kuya. Diba, no? Oo, ngayon. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung kami sa Diyos. Po. Oo nga. Oo nga po. Ganun ba, kapatid na Rodel, ang nakalagay? Hindi po. Kung sila'y sa Diyos. Pag may nagpapasok ng kung anong espiritu, teka muna, bago kayo tumanggap ng kung anumang espiritu, bago nyo tanggapin yan, subukin nyo. Mamaya ay pinapasok niya ni Hidwang Pananampalataya. Bakit? Kasi may magpapasok. Sinabi na nga may warning . May magpapasok ng mga Hidwang Pananampalataya. Kundi inyong subukin ng mga espiritu. Kung sila, hindi kami kasali dun. Kung sila sa Diyos, dapat maintindihan . Hindi kami. Kasama pa ba sila dun, Brother Rodel? Hindi na nga po, Kuya. Hindi na. Ang ganda. Ewan ko kung... diba? Napakinggan ninyo? Ako, sangayon naman ako doon sa pagkakasabi. Tukol na sa unang 1:4:1. Tama, hindi dapat. Hindi na nga dapat kasama sila 1. Pero, ang subtle o pasimpleng pagpapasok ng diwa dyan, dapat. Ganito kasi yan, yung pinakaminsahe talaga dyan, kaya ang ginagamit kini, ay para kung ikaw ay nasa sa grupo nila, hindi po na dapat din siya sa atin ang leader ninyo. Kasi parang kiniklaim nila na sila ang kadiwa nila, Juan. Sila ang may daladala ng salita ng Diyos. Sigurado po ang leader na lagay ng Diyos sa espiritong kanyang daladala. Kaya mula ngayon, alam ko na po, Kuya, awa ng Panginoon, ang unang Juan 4:1, kung sila'y sa Diyos. Hindi kasama si Juan doon. Hindi kasama yung espiritong daladala niya. Kaya salamat po sa Panginoon, Kuya. Sa loob ng ating pagsasama-sama, talagang napaka-importante po na alam natin ito. Kasi hindi ka mapapanatag kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Yung nilagay ng Diyos, tapat yon. Magtiwala tayo doon. Kung meron man tayong dapat subukin, mga sarili po natin ang subukin natin. Granting, for the sake of argument, na ikaw nga kunwari lang, subo ng Diyos, ibig sabihin ba na never ka na mahihiwalay? Never ka na magkakamali ng ituturo? Bakit may sinabi pa si Pablo? Basahin nga natin ang Galacia 1:8. Tatapuat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kaya tinan nyo, sa summary mismo pa ni Rodel, talagang diniin pa niya . Kahit hindi na i-claim na sila nga ay apostol. Ganun din yung diwa na tinatanim nila na huwag nang subukin ang inyong leader, huwag na tingnan kung tama ang sinasabi kahit pamalayong agwat nila sa mga apostol 2,000 taon nakalipas. Parang ganun na . Wala nang tanungan. Either tanggapin mo o hindi, lumayas ka. Ganun ang diwa ngayon dyan sa grupo na yan. So yan, tinan nyo yung date mga kapatid. Kasi lately inulit nila to. Pero ang tutusin, June 26, 2021 pa, unang sinabi ni KD sa unang 1:4:1 na hindi sila kasama
in-emphasize pa niya yun. Actually, kung matinis ang panor, tawag din, matalas ang inyong mga pakikinig, mapapansin ninyo na sinabi din ni kapatid ni Rodel kung ano yung dati niya ang pagkakaintindi sa paggamit ng sitas na yun. Huling-huli naman eh. At siya, ganyan ang strategy ng leader ngayon ng MCGI KRC. Natanoy niya muna si Rodel kung ano yung natatandaan niya ang perspective. Natatandaan niya. Tapos, doon na pa simpleng babaguhin ni KD. Tapos, ang gagamitin lang yung term yung without prejudice. So, parang confusing nga yun. Kasi, pag sinabi mo without prejudice, parang hindi mo isasawalang bahala yung dating ano, without detriment to the previous interpretation. Pero di ako masyado ano sa legal terms. Pero yun ang pagkakano dun eh. Yun, so ganun. Pero, kaya tuloy nakakaroon sila ng delusion. Kaya ako ginagamit yung term na delusion. Strong delusion na wala daw binabago si King. So, tama ba? Diba si Sluz? May sinasabi ka nun eh, wala daw binabago si ano eh. Si Katie. Yan, so papasok natin yung clip na yun. May clip din yun eh, na walang binago. Wala sa binabago. Ganun na sasabihin eh. Pero, kita naman natin, pasimple na maraming binago. Eh, ganun naman talaga. Pero, mas patago eh. Pero minsan obvious din eh. Kahit sabihin pa niya na, ano lang, without prejudice dun sa alam natin dati. So, sige, ano pa yung share natin dun? Diba? Unang 141. Tsali, ang daya kasi dun eh. Nilalagay niya sarili niya sa pwesto ng mga apostol na hindi naman dapat. Kasi, kaya nga naman, tama naman na sinabi niya na hindi kasama sila Juan dun sa unang 141. Sinabi niya, magsubukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Kasi nga, sila Juan mismo, sigurado sila kasama nila dati si, ano eh, si Jesus, si, sila sa mga saksi. Eh, ang ano dun, application niya, para sa kanila, di sila kasama. Pero, para ngayon, lilitaw ang isang mangaral na sasabihin din niya, di siya kasama dun sa susubukin. Ayun, malabo yun sa sabaw ng pusit. Hindi pwede na ano yun, masadong pagsisinsay yun ng salita ng Diyos. Diba? May mga baka dyan, diba? Yung kausapan natin, kapatid na potential. Tama. Yun na nga yung problema dun eh. Kumbaga, itong paksa na ginawa niya nung nakaraan, itong June ba? Nung June 26, no? 2021 ba? Tama, no? Oo. Yung paksa na yan, ginawa niya yan para iiwas yung sarili niya sa kritisismo ng mga nasa loob mismo ng MCGI. Para siya ay huwag nang questionin at huwag subukin ng mga nangasa loob. Yun ang napapansin ko. Dahil lang ingrained idea na in-input ni Bess nung buhay pa siya, subukin niyo lahat. Pati ako. Pati siya kasama dun. Observasyon nyo, nasa Biblia po yung possibility ng observasyon ninyo. Basahin natin ang unang Juan 4:1, Bradmel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan. Ayan, ang possibility, ang ating pinag-uusapan, kapatid. Ang possibility, maraming bula ang propeta ngayon. At yung mga bula ang propeta, hindi naman nila sasabihin sila'y bulaan. Kaya ang possibility sa mundo, may mga bula ang propeta. Marami po. Pero, ang possibility ng isa pa, merong sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Dahil merong sa Diyos, pero chances, mas marami yung mga bula ang propeta. Yun po ang possibility. O, isama nyo ako sa susubukin nyo. Pati siya kasama dun. Oo, dun mo makikita ang confidence ni Bess. Willing siya actually, willing siya pasubok. Kaya nga siya nagbukas ng consultation.
Para kung may duda ka, di kumuha, umarap ka, pumunta ka sa mic, hindi yung nasa sulok-sulok ka daw. Pero, wala, binago na ngayon, inalis na ang consultation. Kaya, bakit kaya ganun? Ano? Ano kaya ang dahilan? Bakit ginawa o binago ng bagong pinuno ngayon o bagong overall servant ngayon yung kanilang ano, patakaran pagdating sa pagsubok? Ang logical na reason na makikita mo dito, eh, it is an easy way out. Kasi, kung mapapansin nyo, ayaw niyang kumumpronta ng kahit na sinong kumu-question sa authority nyo. Eh. Easy way out kasi yun. So, yun ang masasabi ko. Pagkatap, yun, yun. Oo, ganun nga yun. Tsaka, gagamitin natin yung favoritong term ni Bits, yung tinatawag na time element. Kung mapapansin nyo, kung sinusubaybayan nyo kasi yung kanyang, matatawag ba ating karibal? Hindi naman siguro. Yung kanyang kritiko doon lang sa Brazil, May, mga bandang May yun eh, bandang May, nakipag-debate yun sa isang KNP. Hindi ko sigurado kung May, pero yun ang hinuha namin base doon sa kanyang Facebook post na ng May 31, may post na siya na para siya nagpapaalam, papalam sa sasamahan, na sinabi niya, actually sinipi pa niya yung butil, mumo, yun, may ganun kasi sa Biblia, di ba, tanda niya yung mumo, may ganun siya kasi na ang aso man, parang ganun, kahit ang mga aso, eh, basahin nga natin, kapatid, ang Marcos 7:28. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, "Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak." So yun ang sinipi niya, na parang umaasa na lang siya sa mumo ng awa ng Panginoon. Kasi doon niya sinabi niya, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo na mga anak. Kaya, yun ang ano niya. Yun ang kanyang naging basehan. At yun, may sorry na pala na sa Mateo 15:27 na nalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. So, may yun nangyari. Tapos, doon na nagsimula. Kung may mga nag-notes dyan, tingnan nyo yung mga notes nyo, tingnan mo, puro na pambabakod ang ginawa, nagda-damage control na si KD. Siguro, mahina rin ang strategy ng kanyang kritiko dun sa Brazil, na Pilipino, at Patanggenyo. Mahina alanan rin ang strategy. Si Tagwati si alias Yuli. Kasi mahina din ang strategy, hindi naman talaga sa ganun kakilala eh, kahit nabuhay pa yung matanda, hindi pa di sa ganun ka ano, sa karanasan ko na babantay ako ng mga lokal sa iba-ibang destino, ang nangyayari kasi dun pag nagsasalita siya parang ibang ano, hindi siya pinapansin eh. Di ba minsan pag sabat niya no, nag-speech siya ng mahaba para doon napunta yung gawain sa Brazil. Kasi ano doon, instrumento siya eh. Siya daw yung naghanap, yung utusan sa ni ng matanda ni Bes na maghanap ng lugar sa South America na maraming Katoliko at mahanap nga yung Brazil. So yun ang kanilang perspective, bakit sila sa Brazil napunta. Wala akong sinasabi na may kinalaman din yung kawalan ng extradition treaty. Yes, hindi na natin ano yung pag-uusapan yun. Pero medyo mahina rin ang strategy nito ni ano, ni UV kasi nga hindi naman siya ganun kakilala. Siguro kung kasing level ng isang KNP siya, baka medyo may hatak siya. Pero yun nga. Pero ang nangyari nga pagkatapos nga makipagtalo at tahasan ng lumaban nga sa terminal RIA ng grupo dyan sa palit ng MCGI kids. Pagkatapos na nun, doon na nagsimula. Ang simula, samat sa aring pambabakod ni, ano, ni KD. Doon na nagsimula yun eh. Na, kahit nga, mayroon nga doon clip pa nga eh. Nagkikwin, may pinaparinggan na sila eh, si Jamal eh. Doon na sila nagsimula magparinig. May sinabi pa si Jamal eh, nung kami nasa Brazil, kundi lang ako nagpigil. Kasi nga, meron niyang kwento-kwento nga na, may galit talaga tong si Jamal dun sa UV na muntik na raw niya suntukin kasi nga
Mipit si UV doon sa diet na matanda. Yun ang kwento, pero hindi na natin masyado ninyo. Ang kinikwento ko lang dito kay Upton na si Hector in chronological order na Hectorin ng pagkalas ni UV yung damage control yung mga pambabakod na paksa ni KD. Kaya nga dun, dun yung sinabi yung clipping na huwag niyong uhugutin ang top ko. Hindi dumiklara kayo. Dun nga yung sinabi, batang July din yata yun eh. Kasagsagan na meron siyang sakit kaya di siya naka-on-cam. Kaya nasabi niya yun. Kaya dun nga lumala eh. Mas ano pa siya eh. Kukumpara natin kay Bess, diba? Sabi nga ni Bess kasama pa rin siya. Kasi nga, nasinulat yun. Marami nga talagang magsisilitaw na bulaang propeta. So lahat na nasa labas ng circle ng mga apostol na nabutan nila, kailangan nila subukin. Eh what if, what more pa yung mga lumilitaw 2,000 years or more or less 2,000 years after sinulat yun, diba? Tsaka nilalagay niya kasi yung sarili niya eh, sa ano ng mga apostol eh. Diba may criteria? Ito o paniniwala to ni Bess, diba? Ginagamit niya na sa pananaw niya na huling apostol na si Pablo. Tapos ngayon may lilitaw na parang ginagawa ng kalibel. Hindi niya sinasabi na hindi naman niya kiniklaim na apostol siya. Pero para ilagay mo rin yung sarili mo sa antas nila Juan na hindi na dapat subukin. Ganun din yun eh. Hindi mo lang inaamin. Ano nga ba kasi bakit nga ba sila Juan hindi na dapat subukin? Kasi nga may criteria ang pagiging apostol. Pwede mo ba i-share kapatid na potential? Oo, kapatid na Onesiporo. Yan ang nakasulat sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 20. Tama ka dyan, kapatid na Onesiporo. Ngayong sinasabi mo ay nakasulat sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 26. Basahin natin. Sa mga taong ito nga, na nangakisama sa atin sa buong panahon, na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kaniyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Yun ang naging basehan nila, kaya naging apostol si Matias. Pero, baka sabihin naman ninyo, bakit si Pablo? Si Pablo, matuturing din sa saksing buhay. Diba? Nakahinagaw siya sa ikatlong langit at nakadinig ng mga salitang hindi dapat, hindi marapat pagsabihin ako. Nasa unang Korinto yun eh. Tama pa, unang Korinto. Kalawang Korinto 12. Ayun, kalawang Korinto 12. 12-2. Siguro din na natin kailangan to sa akin. Tapakita ko lang sa akin. Ako na lang. Hindi pa, yan. Meron na isang tao na inagaw ng sikat ng langit. Ito yung sinabi lang yan. Hindi nga pinapakilala pero universally accepted na sa'yo. Kasi yung tutusin, kinausap sa diretso ni Kristo eh. Dun sa pagpunta sa Damasco. Nasa ano yun eh. Gawa 9. Oo, Gawa 9. 1. Yeah. Dito ka rin pagkasabi ko. Yeah. Diba kasi kinausap din sa diretso ni Kristo eh. Nababasa yun sa Gawa 9, 1 hanggang 22. So, pwede nyo naman tignan sa mga Biblia nyo. So, yung makita yung mga referensya tungkol dyan. Pero para nga mas makes eh, doon yung dahilan, kaya naging counted na apostol si San Pablo. Tsaka yung mga nagsusulat kasi ng Biblia, pinagtitiwalaan talaga ng mga kapatid yan. Kaya
malaking isang malaking ano eh, pagiging pangahas, yung tipong ilalagay mo yung sarili mo, hindi ka na dapat subukin. Kaya siguro sa susunod naming episode, ipapakita namin din yung naging kapatid na Dexter Patino, tukol naman doon sa pagsisiyasat sa sarili. Kasi meron din siya sinabi, itong leader ng ano na to, sama na to sa palit, na hindi dapat sa siyasat natin na makakaanib kasi ang Panginoon na sumisiyasat sa kanya. Eh, medyo may ibang ano dito. Meron ng ibang kasukasuan dito. Pero bago natin tapusin itong mixing reaction video na to, ito honest reaction to ah. Pwede naman namin sinasabi na kami yan tama. Pero kayo na bahala umag-analisa kung tingnan nyo yung logic na binibigay namin. Na, tas yan nyo batay sa diwa ng Biblia na sino ba talagang kinaukulan ng mga salita na yun. Sino ang mga nagsasalita. Yun ang dapat tignan lagi yung konteksto. Kaya, tama. Dapat di niya sinisinsay yung mga nakasulat. Hindi kinukuha sa i-apply sa sarili. Hindi tinitinan yung konteksto. Yun ang importante sa pagbabasa ng Biblia. Kaya ang hirap yung sinasabi, binabasa lang. Kasi nga, putol-putol eh. Si Bess mismo nagalit. Hindi man nagalit. Parang napunan niya yun eh. Na, kasi nga, kaya doon nakagulo-gulo kasi nga, pinutol-putol yung mga Biblia. Pero naman niya, binabasa yan per chapter eh. Kahit hindi chapter eh. Buong context. Kaya bago namin, kaya ganun. Kaya namin pinangalanan ang series na ito na Honest Topic Reaction. Kasi ito talaga ang nasa ano namin. Nasa ano namin, napansin namin ito sa mga perspective na sinasabi. Kaysa dun sa mga sinasala na sinisin topic reactions na minsan nagbabasa lang naman. Nagbabasa ng script. Mukha silang medyo, robot. Oo. Tsaka, paano eh, na paulit-ulit din eh. Kaya, pagkatapos na ganun, i-recap na nagbo-voice over. Tapos, pagkatapos nun, pagdating ng huddle, minsan pinapaulit pa. Doon ngayon, nabawasan na. Kasi, inuulit na nga doon sa ano, eh, intro eh. Hanggang dyan muna. So, kayo na bahala mag-muni-muni. Magkaparehas ba? Magkasing espiritu ba? Yung dalawang mga ngaral nito, yung predecessor at yung successor, ay magkaparehas ba ng diwa? Lumipat pa? Magka-frequency ba? Kayo na ang bahalang humusga. So, hanggang dito na muna, kapatid na rin, pati na potential, may gusto ba kayong sabihin? Meron akong gustong sabihin. Ang una. Sige. Nauna, napaka-delikado kasi nung ginawa nyo eh. Diba, naniniwala sila na isang maling pag-interpret lang makakapagligaw ka ng kaluluwa. Ngayon, sa ginagawa niya ngayon, nagkakaroon sila ng sarili nilang interpretasyon. Kumbaga sa sarili nilang batayan, kondenado sila eh. Kumbaga sa sarili nilang pinagbabatayang aklat, ligaw sila eh. Nang una sa lahat. Hindi tama gawin yun na basta-basta mo kukunin yung isang isita sa tia-attribute mo sa sarili mo as if na para sa iyo yun. Eh, yung sinabi na yun ni Apostol Juan, eh para yun sa kanila ng mga kakontemporaryo niyang mga apostol. Unang-una, lalo-lalo doon sa mga kagaya niya na nakakita mismo kay Kristo nung panahon na yun. Nangaral sila magkakasama, nangaral si Kristo kasama nila, nakikinig sila. Nakasama nilang kumain, uminom, matulog, 'di ba? Magkasama pa nga sila sa bangka noon eh. Merong ginawang himala si Kristo noon. Sabi nga ni Pedro sa aklat ng mga gawa, sabi niya, at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Hudyo at sa Jerusalem na siya namang kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy, which is si Kristo yon. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin. Na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya.
pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin, ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Sila, yung sinasabing amin, sila yon, hindi kasama si KD doon. Kaya sila, hindi na sila kailangan pang subukin kasi nakita nila yon. Nakasama nila si Kristong kumain, nakasama nilang uminom, nakasalo niya. Nasaksihan nila yung pagkabuhay na maguli ni Kristo. Yun yung sinasabi ni Juan sa unang Juan 1:1-4. Nandun yun sa same verse na sinasabi ni KD. Para ipantay niya yung sarili niya, para ilagay niya yung sarili niya sa pedestal ng mga apostol. Kapangahasan yun. Mali yun. Sabi nga ni Bes, mali yan kapatid, mali ka dyan. Mali ka niyan kapatid. Mali ka dyan kapatid. Okay. So, ayun, narinig natin yung dalawang magkaibang perspective na magtsuhin. Kaya nasa sa inyo na, nasa budhin nyo na yun kung tatanggapin nyo o tatakot nyo itong sinabi namin. Basta sa amin lang, doon lang kami talaga sa aral, sa katotohanan, sa tamang pagbabasa at paggamit ng salita ng Diyos, matuwid na paggamit ng salita ng Diyos. At sige, hanggang dyan na lang po muna, mga kapatid. Ito po ang pilot episode ng The Onesiphorus Files. Yay! Sige, hanggang sa susunod po muli, mga kapatid. Ngatanawa.